again, Lincoln Estherio, a.k.a. Travelings, at tuloy po kayo sa aking channel. Tuloy po kayo. Thank you so much. Syempre sa aking mga subscribers, walang hanggang pasasalamat. Salamat talaga sa pag-subscribe nyo at sana po ay naklik nyo na rin po yung notification bell para updated nga po tayo sa mga bagong video na ina-upload ko. At sana po talaga hindi kayo nagsasawa. Sana nagugustuhan nyo yung mga video na pinapost ko. At sana talaga ay patuloy yung supportahan yung aking channel, lalo-lalo na yung mga videos na ina-upload ko. At kung kayo po ay naligaw, napagpad sa aking channel, well, my name is Lincoln Estherio and my channel is all about skincare products, sa mga legit, honest review. So nagre-review po ako ng mga skincare product. But nagre-review din ako ng mga iba't ibang klaseng gadget, appliances, food, etc. Lahat ng pwedeng i-review, gagawin ko ng review. Syempre, bago ko siya gawa ng review, kailangan ko talaga siyang subukan ng mga ilang weeks. And that's the time gagawin ko siya ng review. So, without further ado, by the way, nakalimutan ko pala, sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo now on my YouTube channel kasi dito walang tapon, walang lugi, walang sayang. Okay, so lahat po ng nare-review ko, especially mga skincare product, eh pwede nyo talagang magamit as your preference. Kung sakaling nagbabala kayo ng white, bumili ng anything na mga pampaganda, malay nyo, nagawang ko ng review, diba? So, mag-subscribe na po kayo at i-click nyo na rin po yung notification bell para updated nga po tayo sa mga bagong video na i-upload. So, for today's topic ngayon, nabubulo na lang naman ako eh. For today's topic kayo, syempre nakita nyo na sa title, sa thumbnail. So ngayon magbo-versus to versus tayo. So this is my favorite part talaga, yung mga pinaglabangga talaga yung mga sabon sa sabon. Whitening soap versus whitening soap. Yes, you heard it right. You read it right. So this is all about Olay Skin Whitening Bar with Rose Milk versus Myra Whitening Beauty Soap. So ngayon, i-ano natin sila, pagbabanggain natin sila, paglalabanan natin sila. In short, i-compare natin sila kung sino ba talaga mas legit, mas okay, mas effective pagdating sa mga pagpapaganda ng balat. Hindi lang sa pagpapapute, overall, pagdating sa pagpapaganda ng balat. Sino ba yung solid, di ba? Sino ba yung okay? Sino ba yung mas marami tayong makukuhang benefits? So, kailangan panoorin nyo itong video na to. At kung kayo po ay avid fan ng Myra or Olay, or kung kayo po ay nagsusearch ng mga whitening soap, so, this video or this channel is right for you. So, kailangan you have to watch this video from start till the end. Okay, so alam naman natin na ang kategorya natin ay meron po tayong apat na kategorya. Sa mga hindi pa nakakaalam, no? Yun po kasi yung pamantayan ko sa pagko-compare ng mga any kind of product, especially the whitening soap. Kasi yung whitening soap talaga yung pinaka-in-demand ko sa mga viewers ko. Kaya nga kung papansin ninyo, puro whitening soap talaga yung ginagawa ko siya ng review as per my subscribers' request. Okay, so ngayon, ang kategorya natin ay apat sa pagbabasehan natin sa versus to versus. Number one, the packaging of the product. Number two, the price of the product. Number three, the texture of the product. At number four, yung pinaka-benefits niya. Or kung ano ba yung mga na-achieve or mga na-ano nating benefits after using this. Okay, so sa mga ano, just to give you a quick background, nagawan ko na to ng separately video. Nagawan ko na rin to ng individual video, itong Myra. So ngayon, i-check nyo na lang sa channel ko kung gusto nyo panoorin, di ba? So ngayon, itong video na to, pagbubungguin natin sila. So ngayon, dumako na po tayo sa category number one, the packaging. So, siya nga pala nagtatanong, bakit ito pagbubungguin ko, itong dalawa? Ang daming-daming whitening soap kasi para silang karton na mahaba. Kaya yun yung pamantayan ko. Ang ganda na ng packaging nila. Kaya gusto ko silang paglabanin. Pareha silang whitening soap. Pareha silang pack na pack talaga. Lalo-lalo na sa presyo talaga. Mapapack na pack talaga kayo. So ngayon, number one category, the packaging itself. Okay na okay siya. Pero kung tatanungin nyo ako, dediretsahin ko na kayo. Para sa mas silang rectangular. Pareha silang, diba? Halos mas mahaba lang yung Myra ng konti. Pero kung tatanungin nyo ako, sino ba yung mas okay, mas presentable, mas glamorous? Olay, nakakasosyal. Nakakasosyal talaga ang packaging ng Olay kasi hindi siya ordinary carton. Kasi kung titignan nyo, talagang nagre-reflect talaga yung ilaw. Oh. So parang siyang may pagkamakintab na nakabalot pa sa underneath or sa pinaka
harapan. So, sana nagigas yung ibig ko sabihin. Ito naman parang simpleng cartoon lang talaga siya. Pero okay naman siya. Very simple, very very classy. Ito talaga, ang lakas makasosyal. Yes, tapos tignan mo palang, oh, Olay. Kasi pag sabi mong Olay, talagang international sa mga hindi nakakaalam. Ang brand na Olay ay international. Pero po ang Myra ay local brand. Pero hindi naman sa nagiging bias ako. Base lang po ito sa opinion ko at sa experience ko, mas maganda ang packaging ng Olay. Tapos kung titignan nyo po, actually tatlo laman ito eh. 1, 2, 3. Pero halos nagamit ko na lahat. At ito, wala nang laman to. Ayan, tapos tatlong kahon yan sa isang box na tatlong kahon. Ang ganda niya talaga, may nakaukit na Olay. So ngayon, nagtira ko ng isa kasi gagamitin ko na rin siya. So, ganyan po siya. Tatlo yung laman niya. Tapos, ayan po ang itsura niya. Okay? Samantala yung Myra, ito po yung itsura niya. Tatlo din yung box niya, pero nagkataon, ito yung isa kong box ng Myra. Ito o. Oh, Myra, wala na siyang laman. So, ito na lang yung pinakahuli niyang laman. Pero sabi ko nga, tatlo yung box niyan. So, halos paubos na talaga. Pag-iisa na lang yung natira sa kanila. Okay, so for me, pagdating sa inner box, kung ipagko-compare nyo po, mas maganda ang packaging ng Olay talaga. Kasi very decent, very presentable. Talagang may nakaukit pa talagang Olay. Bukod sa outer layer niya, tapos meron pa siyang talagang very, ano talaga, very formal. Unlike sa Myra, may Myra nga dito, may logo. Pero pag dito naman, walang nakalagay. Which is nakaka-turn off talaga. Parang halatang nagtitipid. Okay? So, ito yung nakalagay niya sa gilid, oh. So, for me, pagdating sa packaging, panalo na talagang Olay. Ako na nagsasabi sa inyo, pack na pack talaga yung Olay. Okay? So, dumako naman po tayo sa category number 2, which is yung the price. Okay, binili ko tong Olay sa Super 8. Medyo nakalimutan ko na kung kailan. Sa halagang 96 pesos. Sa 96 pesos, meron ka ng tatlong box. Tatlong ganito. Tatlong box na nakapaloob dito sa isang box na malaki. So, parang pumapatak siya. Ang isang box niya, 96 pesos bili ko. So, parang pumapatak isa dito is 32 pesos or 32 pesos. Okay? Tapos, kada isang box niya, meron siyang tumitimbang na 90 grams. Yes, 90 grams po yung timbang niya. So, 90 grams, tatlo. So, 180 grams yung tatlong box na yun ng Olay. Okay? So, pagdating naman dito sa Myra, ang bili ko naman dito is 88 pesos. Meron din siyang tatlong box. So, parang pumapatak sa kanya kung yung 88, i-divide mo ng 3. Kasi nga, as I've said, tatlo yung box niya dito sa loob. Pumapatak siya ng 29 pesos, okay? So, kung titignan nyo po, hindi magkalayo yung presyo nila. 96 versus 88, okay? So, it's really up to you kung sino mas hiyang sa'yo, kung sino yung mas pipiliin mo. Pero, pagdating sa presyo, halos the same lang sila. Mas mahal lang to ng konti ng mga barya-barya, okay? So, ngayon, babanggitin ko po dito kung ano ba yung kiniklaim or yung mga benefits ng bawat sabon. So, uunahin natin yung Myra. So, yung Myra, napaka, ano sila, direct to the point, oh. Ito lang yung talagang nakalagay na information sa kanila, which is for me, okay yun. Direct to the point, walang chika-chika, walang kung ano-ano. Kasi may ibang sabon, ang daming nakasulat. Ito talagang pack na pack talaga. Kung gusto mo, kung malaman ko ano yung kiniklaim, ayan na, nakasulat na, diba? So, Myra Whitening Beauty Soap, enriched with vitamin E and papaya extract. Number 1, deeply cleanses for healthy skin in as early as 7 days. Number 2, has vitamin E, a strong antioxidant that protects skin from aging. Number 3, has natural papaya extract that generally whitens your skin. Number 4, has salicylic acid that exfoliates skin and eliminates excess oil and dirt to reveal clear and smooth skin. So, tapos meron pa siyang is paraben and MIT-free hypoallergenic and dermatologist tested. Okay, so, yung isang Myra, sabi Myra ko,
Itong Myra, 90 grams ang laman niya kada isang box. So, meron tatlong box, so 180 grams. So, pareha sila ng timbang ng Olay, okay? Tapos, babasahin ko naman kung ano yung kiniklaim niya itong Olay Skin Whitening Bar with Rose and Milk. Okay, so yung Olay Skin Whitening Bar with Rose and Milk has been specially designed with triple whitening system that will help, number one, reveal your natural white skin all over, number two, gently exfoliate your skin and wash away dead skin cells, number three, even your skin tone to make it look clean and clear, enjoy its creamy lather and lasting fragrance that will leave your skin feeling smooth and moisturized. Feel the difference from the first use. Dermatologically and clinically tested formula with natural rose and milk extract. So, beauty tip, use daily for best result. So, itong Olay na to, meron siyang rose talaga. As in rosas, tsaka milk extract. Okay, ngayon, kung titignan nyo po, ipagko-compare natin sila. Ito po ang itsura ng Myra. And then, ito po yung itsura ng Olay. So, ngayon, dito na papasok yung category number 3, which is yung the texture of the soap. Ngayon, isa-isa ko itong ipapaliwanag sa inyo. Pagdating naman sa texture niya, number 1, yung kapal. As I've said, parehas na parehas silang 90 grams. 90 grams, so patas, okay? So, tatanungin niyo ba ako sino mas mabilis malusaw? Halos parehas lang sila. Hindi sila mabilis malusaw, medyo matagal silang malusaw. Halos parehas lang sila ng pagdating sa paglulusaw. Hindi sila ganun kabilis malusaw. So sana nagigets niyo yung what I'm pointing all about, di ba? Tapos pagdating naman sa kapal, halos parehas lang. Oo, halos parehas lang sila. Tapos may nakaukit na Myra, at may nakaukit na Olay. Ayan. So ngayon, pagdating naman sa amoy, eto naman, mabango siya. Para lang siya yung bango niya, hindi siya yung parang mabango-mabango talaga. Para lang siya ordinary safeguard na mabango. Pero, itong Olay, my God, ito talaga yung pinakamabango talaga sa lahat. Lagi ko itong sinasabi sa vlog na to. Ginawan ko ito ng review, napakabango niya talaga. Sobrang bango. Nakaka-addict talaga, para talaga siyang perfume, my God. So for me, sa bango pa lang, panalo na talaga yung Olay. Ako na nagsasabi sa inyo, pag ginamit mo siya, napakatapang ng amoy niya, pero magbanayad sa ilong. Talagang yung CR, mga ngamoy Olay, talaga kami perfume talaga. Tapos yung kapit ng amoy niya, kumakapit talaga siya sa balat, yung bango niya. Unlike ito, Myra, mabango siya, pero pag ginamit mo na siya sa banyo, pag nabasa mo na siya ng tubig, nawawala na yung amoy niya, konting-konti na lang yung bango niya. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganon. Parang nagtipid sila pagdating sa scent, pagdating sa pagpapabango dito sa sabon na to sa Myra. So, for me, pagdating sa texture talaga, okay na okay itong Olay. Pero parehas naman silang mabula. Yung pagkabula niya itong Olay, pino. Pino yung pagkabula niya. Pero ito, medyo sabog yung pagkabula niya. Pero hindi naman sobrang sabog ah. Sakto lang din mabula, pero hindi siya ganun kabula. Okay? Saktong-sakto lang talaga. Mas gusto ko po yung bula niya ito, pinong-pino. Okay? So, pagdating po talaga sa texture for me, Olay talaga sa totoo lang. Wala akong masabi dito sa Olay na to. Tapos, ngayon dumako na po tayo sa category number 4. Ano ba yung mga benefits na na-experience ko dito? Okay, didiretsahin ko na kayo. Pagdating sa moisturization, parehas silang nakakapag-moisturize ng balat, pero di hamak na mas malakas ang moisturization effect niya itong Olay kung i-compare mo kay Myra. Okay? Ngayon, ginamit ko ito sa katawan ko, pero hindi sa mukha. Kasi, sinasabi ko lagi ito sa video ko na meron akong oily skin talaga. So, pag oily skin ka, hindi mo kailangan ng sabon or facial wash na mataas ang moisturization effect. In case dito sa Olay na to, mataas yung moisturization niya, kaya hindi ko siya ginagamit sa mukha, sa katawan lang. Ito naman,
Nakakapag-moisturize siya ng balat, pero hindi ganun katindi yung moisturization niya. Saktong-sakto lang. Pero ginagamit ko to sa mukha kasi medyo kahit papaano, nakakatulong siya sa pag-remove ng oil skin. Ito kasi hindi siya nakakatulong eh. For me, kaya hanggang katawan lang talaga yung gamit ko dito. Okay, so pagdating naman sa ano po yung mga naano kong benefits, nakakapag-smoothen sila ng balat, nakakapag-nourish ng balat, pero parang mas malambot talaga yung balat ko dito sa uli. Sa totoo lang, mas malambot, mas fresh kung i-compare mo sa Myra. Pero kung ano mo yung level nila, halos wala naman silang pinagkaano, parang halos magkaano lang sila ng level, pero mas angat lang talaga to ng konti, itong uli. Ngayon, tatanungin niyo po ako kung nakakapagpaputi ba sila, which is, yun yung inaantay talaga ng mga tao na yun nga, kaya nga tayo bumibili ng whitening soap, di ba? Para gusto natin magpaputi. Ngayon, tatanungin niyo ako, nakakapagpaputi ba siya? Okay, nakagamit na ako, tigda dalawang sabon na nagamit ko dito, dalawang sabon. Pero, my God, I really have to be very honest. Wala po akong nakitang pagputi, sa totoo lang, never akong nakitang pagputi. Siguro nag-glow yung skin ko, pero bahagya lang talaga, bahagyang bahagya. Pero yung whiten the skin, I'm really sorry to say, wala, hindi ako na-impress pagdating sa pagpapaputi. Pero other than that, yung mga pagpapamoisture ng balat, nakakapag-nourish ng balat, nakakapag-smoothen ng balat, tapos yung bangong ng balat, pak na pak, lalo-lalo na dito sa uli na to. So kung tatanungin niyo ako, ano ba yung mas marerecommend ko dito sa dalawa? For me, mas gusto ko Olay. Although na medyo mas mahal siya ng bahagya, pero ito talaga eh, para sa akin, 2 thumbs up talaga tong Olay. Kasi talaga yung amoy niya nakaka-addict. Yun talaga yung pinaka nagustuhan ko talaga dito, yung amoy niya. Tapos kumakapit talaga siya sa balat. Tapos talagang sobrang bango talaga nung CR. Tapos sobrang soft talaga nung balat ko, sobrang refreshing. Pero hindi ko naman sinasabi hindi nakaka-refresh to. Nakakapag-moisturize din naman to ng balat, nakakapag-nourish. Pero hindi ganun katindi niya itong olay na to. Kumbaga yung ganda factor niya, mas naibigay ng olay kung i-compare mo dito. Pero ang nagustuhan ko naman dito sa Myra is yung paggamit ko sa mukha kasi malakas siyang makapagpatanggal ng oily skin. So kung kayo po eh may taong may oily skin, ito i-recommend ko sa inyo, Myra. Ito i-recommend ko sa inyo, Myra, pag oily skin kayo. Pero kung kayo po ay hindi oily skin or dry skin, ito ang mai-recommend ko sa inyo kasi malakas yung moisturization effect niya. Tapos meron pa siyang ingredients na rose and milk. Okay, so pag sinabi mong milk, doon papasok yung salitang moisturization. So, pag dry skin kayo, pwede nyo itong gamitin sa mukha para makatulong kahit papano na hindi magbitak-bitak yung mukha nyo, hindi makakapagpalakas, makapagpadry ng balat sa mukha nyo. Okay, pero kung kayo po eh oily skin na katulad ko, ito ang i-recommend ko sa inyo, Myra Whitening Beauty Soap. Okay, so, pero sa pagpapaputi talaga, huwag na kayong umasa. Sa tingin ko, kung gusto niyo talaga magpaputi, hindi ito yung nararapat na sabon. Siguro sa tingin ko, may mas maganda pa, mas dekalidad pa na sabon. Pero pagdating sa pagpapaputi, hindi ko siya mai-recommend sa inyo. So, yun lamang po. Sana po, naintindihan nyo, nakakuha na naman kayo ng panibagong awareness at information about the said product. At kung may nakalimutan ako, sana po nabanggit ko yung mga dapat banggitin. Kung may katanungan kayo, magtanong lang po kayo sa akin sa pamamagitan ng pag-comment lang kayo. At kung kayo naman po user niya itong Myra or Olay, mag-comment lang po kayo at gusto ko pong mabasa yan, di ba? Malay mo, iisa yung ano natin, iisa yung review natin, di ba? So, yun naman po. So, again, if you like this video, if you find this video helpful, like this video and then share this video to your social media account para makapag-spread pa tayo ng good vibes at good information. Okay, so sana po ay talagang naliwanagan kayo. Kung tatanungin niyo ako sino nanalo, for me, Olay talaga yung nanalo.
Ngayon pa lang, uli-uli ang para sa akin ang maire-recommend ko sa inyo. She is the winner kung ikaw compare mo sa Myra. Pero hindi ko naman sinasabing pangit yung Myra. Okay din naman siya. So, kanya-kanyang hiyang lang po tayo. Kanya-kanya tayong balat, kanya-kanyang hiyang. So, again, please subscribe me on my YouTube channel. It's Lincoln Etheria, aka Channelings. At humahaba ni oras natin. Sana po talaga nagustuhan nyo itong video na to. At see you next time. Bye-bye. Olé, olé.